Okay. Hello guys. Kamusta po kayo? Nandito uli kami ngayon sa bukid. Punta kami sa atik ko, kukuha kami ng papaya para may pang-ulam bukas. Yan. Guys na. Welcome back guys. So mag-i-intro na lang kami habang naglalakad papunta ro kasi magmamadali kami. Kasi parang uulan. Maambon-ambon na. Baka may abutan pa hindi na makapag intro. Ayan, paalala nga pala, paalala lang namin ano, pwede na po kayong mag-join sa aming membership. No? Pag nag-join po kayo sa membership, pag naka pag successful lang yung pag-join sa membership, ipapasok po namin kayo sa group chat at doon, makikilala nyo at pwede po kayong magkaroon ng mga transaksyon doon. Sana nga ba tayo natapos? Sabi ko nga, no, pag nakapasok kayo doon sa membership, no? Sana ba tayo? Hindi, bali guys. Yun nga, no, pag nakapasok kayo sa membership, papasok po namin kayo sa group chat. At mas malaki po yung chance na makapag-transaction po kayo ng inyong mga points doon. Pwede kayo magbenta. At pwede rin kayong bumili kasi yung mga miyembro po doon ay mga legit buyers and legit sellers. Ayan. Tapos po, gano'n pa ba? Ating pong pag-uusapan ngayon guys, yung 1943, yung legendary 1943 copper penny. No? Alam nyo, yung barya na yun, hindi ka makapaniwala kasi isang metal na naibenta, na i-auction sa halagang 300 mahigit, no, $300,000, no? Ikaw ba may maniniwala ka nun sa isang barya lang, centavos yun, USA coins na ipagbili sa halagang $300,000? Maaari, kung maganda yung ano niya, tsura niya, di ba? Bali, ano yun eh? Maganda yung value niya. Error coin yun. Yun, error coin yun. Mamaya, tutuloy ko po yung pagpapaliwanag sa inyo. Kaya, so, malayo-layo na inalalakad namin. Hindi pa rin kami nakakarating sa pupuntahan. Ano? So, kita-kita. Diretso na tayo sa contest. Bye! Okay mga ka-hunters, tuloy-tuloy na po tayo pero mamaya pagkatapos nyo pong manood, huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe at pakiclick nyo yung bell para ma-notify po kayo kapag meron tayong bagong upload. Okay mga ka-hunters, ang gagawin nyo lang po ngayon ay makinig dahil naisipan ko pong i-content itong copper penny 1943. Guys, kasi alam nyo, hindi naman natin inaasahan or baka isa sa inyo ay merong isang 1943, yung pong tinatawag na legendary copper penny. Ito po kasi yung mga 1943 na ito. Ang series po nito sa kasalukuyan ay mga metal yung ginamit na composition. At sa hindi inaasahang pangyayari, mayroon pong na-produce na tinatawag na copper penny. So parang error. No? Sabi doon sa nabasa kong article, may iilang piraso daw na hindi sinasadyang na-produce yung copper penny na yan. At sabi nga doon sa yung mga unang panahon, ano, sabi-sabi lang daw yon, rumor lang daw yon. Pero merong ibang may mga tao na naka-discover nito. Sa aking ang pagkakaalam, ang naka-discover ay hindi pa yata kolektor eh. Pero hindi naman na yun mahalaga. Ang mahalaga na patunayan na meron ngang nag-exist na copper penny 1943. Ngayon guys, titignan muna natin saglit sa numismata. Baka kasi alam ng mga numismatic ang legend na ito. Okay guys, numismata. Malalaman natin ngayon dito sa numismata sa tulong ng katalog ng numismata. Maaaring yung sinasabing legendary na yan sa 1943 copper penny na yan ay totoo nga. Ano? Kasi nga, may nabasa akong article eh, guys. At mayroong iilang tao na naka-discover. Ito, pansin ninyo, 1943, 1944, at ang composition, zinc,
flood steel. Ibig sabihin niya, guys, magnetic itong mga coins na ito, itong series na ito. At kung mapapansin niyo yung taon, 1943-1944, panahon po ito ng digmaan, di ba? Ginawa raw nilang nag-decision sila na gawing metal itong mga series of coin na ito, penny na ito, para makatipid sa copper, dahil yung mga copper po ay ginagamit po nila sa digmaan, no? Ginagamit nila sa mga wirings, sa mga bala, di ba? Copper is ano po yan eh, tanso po yan. Kaya ginawa po nilang metal itong 1943-1944 na ito. Pero meron po isang series. Yung naunang series ay ang composition po ng mga penny na yon ay copper nga po. Ibig pong sabihin, mga ka-hunters, na sa makatwid lumalabas na transitional error itong 1943 copper penny. Kasi ang inaasahan nga eh mga magnetic yan, kasi nga nagpalit na nga sila ng composition na zinc clad metal. So magnetic, guys, no? Kaya kayo, kung meron po kayong mga 1943 dyan, kasi hindi naman po malabo, kahit nandito po tayo sa Pilipinas, hindi naman po malabo eh, na baka sakaling yung mga kahit ilang piraso lang yan, maaring baka, di ba? Maaring nakalusot ang ilang piraso dito sa Pilipinas, at baka isa sa inyo ay meron. Kasi once nahawak nyo po yung transitional error na yan, yung mga kasama nung naunang mga nai-auction na sa Amerika na umaabot na nga po sa halagang $300,000, magkano po yung sa pera natin, di ba? Million po, aabot po ng mga 16 million yan, di ba? So instant mayaman ka na kung hawak mo itong 1943 legendary copper penny na ito. Ayan, tignan nyo po yung record, guys, no? Lumalabas dito sa record ng Numista ay 1944, 28 pieces lang yung example, no? Andiyan, no? 0.13% struck with wrong metal, around 28 examples estimated. So hindi rin sila sigurado kung ilang piraso talaga yung disgrasyang na-produce dito sa mga copper penny na ito. At yung sumunod, yung 1944D, pitong piraso lang ang sinasabi dito, struck with wrong metal, 7 examples known. Hindi sila sigurado, guys, no? So sa mga tuwid, wala pang 100 piraso itong mga legendary copper penny na ito, 1943 and 1944. Ayan po ang mga taon, no, na dapat ninyong tignan at dapat ninyong i-check, kasi nga baka isa ay nasa inyo. At ang tanong, paano ba natin malalaman, no, kung meron na tayong 1943 dyan at meron na tayong 1944, paano ba natin malalaman yan? Tingnan nyo lang, guys, no, yung isa kasi isa 1944D, meron siyang D, yung po yung kanyang mint mark. Yung isa naman 1944, nawala yung mint mark. At ang isa pang palatandaan, ito po mga legendary copper penny na ito, ito po ay mga non-magnetic, sapagkat sabi nga, transitional error, metal siya, dapat metal siya na merong nahalong copper. Ibig sabihin, non-magnetic yan, yung mga 1943 na yan. So, pero may mga rumor din na marami na lumabas na pick. Pinake na nila itong mga copper penny na ito, kasi nga baka makalusot, baka makapagbenta sila. Diba, guys? Pero malalaman pa rin naman ng mga numismatic yan kung talagang legit ang hawak mong copper penny. Alright, guys, ayun, no, inapyawan ko lang yung pagpapaliwanag sa inyo, pero at least aware na kayo, baka meron kasi kayo mga 1943 dyan, no? Baka meron isa sa inyo niyan sinasabi natin, yung legendary copper penny na yan. Instant, mayaman ka na, totoo po yan. At may mga nabasa kasi ako mga article, hindi ko na napinakita sa inyo kasi masyado na pong haba. Kung hindi po kayo kontento sa mga pinaliwanag ko ngayon, pwede naman po kayo mag-research. I-google nyo yung copper penny na yan at makikita po ninyo na totoo po talaga yan, na ipagbili sa halagang 16 million pesos sa isang perasong copper penny niya, no? Yaman agad nila, no? Instant yaman. So, sana all. Hindi naman natin na sinasabi na imposible. Malay nyo lang, di ba? Kaya nga ikinontent ko. Kaya, so, paalam ka na, be. Hanggang dito na lang, guys. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Tapusin nyo po, ah. Hayner. Tapos na nga to. Tapos na pala. Sa dulo na pala. Tapos na nga to. Sige, bye-bye. Pag-aisin na kayo, medyo mali-mali kami ngayon kasi nagpamadali po kami. Pero at least, maganda tong content na to kasi, tubi na eh. Oo. Ulan diba? Na pati.
yun lang, 1943, 1944 lang, marami pa naman nagsishare sa aming page mga copper penny na yan. Ngayon, at least alam na natin, non-magnetic yan, 1943, 1944 na yan. So, hanggang sa susunod, huwag kalilimutang mag-subscribe. At i-on niyo yung bell, ha. Bye-bye.